Magandang umaga mga kaibigan, live na tayo ngayon dito sa Sitio Comunoy kung saan nga pumunta si Mayor Vic Cusoto dito para bisitahin ang Aoplan Cayusan na ginagawa dito sa lugar na ito. No? Ito yun na talagang araw-araw na sinasakuha ng mga engineering department itong Cayusan sa iba't ibang lugar ng lungsod ng Pasig. At dito, ayan, makikita nga natin si Mayor Vic Cusoto na pinakaguluhan itong mga tupad na at nagpa-feature na kaagad ng bumaba ng sasakyan si Mayor Vic Cusoto. Ayan, talagang talagang grabe ang tuwa nitong mga tupad na ito si Mayor Vic Cusoto. So ito ay sundan nga natin kung saan pupunta. Kanina ay meron na tayong naunang live video at pinakita na natin kung paano nga sinasagawa ang Aoplan Cayusan dito at nakita natin na yung mga drainage ay nililinis nga yung mga paderay ay pinipinturahan. Yan. So ayan nga si Mayor Vic Cusoto at meron na agad mga nagpapapicture sa kanya. Oh, ayan, sundan lang natin si Mayor Vic Cusoto at andito na nga sa kahabaan nitong Sitio Comunoy, Barangay San Miguel. Ayan, ito yung mga tupad. Ipapicture sa kanya. So, papansin natin si Mayor Vic Cusoto ngayon na naka-uniform ng ito ngayon na form ng city government natin. Okay. Ito yung Aoplan Cayusan na ginagawa nga dito mga kaibigan. Ito yung napaglilinis ng mga lugar dito sa lugar na ito. Ayan si Mayor Vic Cusoto sa harapan mismo nitong multi-purpose dito sa lugar ng Sitio Comunoy. So live nga natin kino-cover itong pagpunta ni Mayor Vic Cusoto dito at ayan. Ilan sa mga nandito ay mayroon hawak na papel na pinapakita kay Mayor Vic Cusoto. Siguradong ito yung mga request no sa ikagaganda pa ng mga lugar. Pakishare ang live video natin mga kaibigan. So mga kaibigan, nandito na rin si Congressman na Roman Romulo na naunang ang dumating at sa kasalukuyan ay andun siya sa mga iba't ibang looban at pumasok siya sa mga iski-iskinita para alamin din niya na mga dapat pang ayusin doon sa lugar ng mga iskinita dito nga sa Sitio Comunoy, Barangay San Miguel. So ayan, may pinakikita nga si ating mga papel kay Mayor Vic Cusoto at nakipag-usap nga. Ayan. Para tila meron mga inire-request na ikagaganda nga ng Pasig. So shout out sa lahat ng mga nanonood dito sa Pasig News Update at paki-share itong live video natin. Ayan talagang si Mayor Vic Cusoto hinaharap talaga ang mga tao para sa ikaayos nga ng kapaligiran. So andito rin si Engineer Arta no? Ayan. So yun pa, meron pa nga isang nag-request. So, andito rin si Engineer Arta na umaalalay na kay Mayor Vic Cusoto kung ano pa. At inaalam nga nila kung ano pa yung mga dapat gawin. So, makibigan na tila umaambo na ng konti. Ano? Nagpaparamdam na ang ulan. So, yan. So, ito yung mga makita natin sa ako na yan. Yan yun na may mga pinaglalagyan yan ng mga yung mga burak na nanggagaling sa sa Imbornal. So, andito na kompleto ang engineering department natin dito. Naka full force ang engineering department natin na nagsasagawa nga ng Aoplan Cayusan. Dito lang po kami. So, ayan. Nagpapasalamat yung mga tao dito kay Mayor Vic Cusoto. Ito pa, yung mga lubak na dito ay nilalagyan na rin
ng asfalto. Ano, na asfalto, yung mga lubak na kalsada. At pumasok dito sa Masagana compound, Barangay San Miguel, Pasig City, si Mayor Vico Soto. Yan, Masagana compound tayo ngayon. Makikita natin itong kalsada. Ay may mga asfalto, no? Yung mga lubak-lubak na asfalto. Ay pinapalan. Pinapalan yung lubak-lubak na kalsada, I'm sorry. So, ngayon bigyan na sila may patay dito, no? Ito sa Damayan na program. Ayan. So, sigurado ito. Papasukin ni Mayor ito. May drama yung ganyan na nasisigit si Mayor dyan. So yun, nandun na nga sa loob. Nandun sa loob si Mayor Vico Soto. At nakikiramay na dun sa ano. So ayokong puntahan mo na hindi natin na sasamahin si Mayor Vico Soto dun sa loob ng chapel. So, pero andyan nga siya. At nakikipag-usap dun sa ano. Dun sa mga kaanak ng mga nang namatay yan. Sorry, I'm sorry yan. So, kaibigan, ito nga yun na offline kasi siya na sinasagawa dito sa lugar na ito, dito sa Barangay San Miguel. Okay, andito tayo sa Masagana compound ngayon. Punta kanina, andun din tayo sa kabila naman, yun na si Choco Monoy. Okay. So, hinihintay-hintay lang natin si Mayor Vico Soto na andun nga siya sa harap nitong chapel at kinakausap ang ilan sa mga kaanak ng mga nang nakaburol dito. So, si Congressman Roman Romulo, kanina nakita ko na rin na nag-iikot na rin sa iba't ibang nag-iikot na rin sa iba't ibang lugar at inaalam na rin yung mga pangangailangan ng mga tao. So, eto, at busy-busy ang mga engineering department dito na nag-aasfalto ng lugar. Yung mga kalsada na lubak-lubak ay ina-asfalto. Ay, binantayin-tayin lang natin si Mayor Vico Soto. Nakipag-usap siguro si Mayor doon sa loob ng loob ng chapel kung saan nga may nakaburol. So, ito, kausapin nga natin kaya si Ate. Ate, kamusta po ang ano nyo dito? Buhay-buhay? Okay lang. Okay lang po ba? Ano masasabi nyo ngayon? Napinasyalan tayo ni Mayor Vico Soto. Inayos yung kalsada. Masaya kami ah. Oo, masaya kayo. Kakita nyo. Masaya kayo na pasyalan kayo ni Mayor Vico dito. Number one yan dito. Number one ba dito si Mayor? So, meron ba kayong alam na mga ano yun na may mga naitulong na ba sa inyo ang city government natin? Marami naman siya naitulong. Mas maganda pa nga siya. Sa dati. Ano ba ano? Kahit pandemic na yung isipin mo. Kahit pandemic, may mga nagawa, gano'n. Naman. Ano nakita niyo mga ginawa ni Mayor Vico? Marami. Kaya lang hindi ko na kayang isa-isa. Ang dami, sa dami. Ayan. So, hindi na maisa-isa ni Ate. Kung ano yung mga nagawa ni Mayor. So, andito ngayon si Mayor Vico Soto, no? Sa ano natin, sa chapel dito, mayroon lang na sinilip na nakaburol. Senior yan eh. Senior yon na nakaburol. So, hantay-hantayin lang natin ang kaibigan. No? Maraming salamat po. No? Okay. So, ito pa rin yung mga ano natin, mga taga-supad. Yung talagang tuloy-tuloy yung sinasagawang pag-aayos dito sa lugar. Nakakatuwa at araw-araw ang ginagawa ng engineering department ang kaayusan sa iba't ibang lugar ng Luzon ng Pasig at naka-full force talaga ang mga engineering department. So andun na si Mayor Vico Soto at lumabas na nga dito sa ano na sa nakaburol sa isang chapel. So subukan natin sundan kung saan nga pupunta. Ngayon, at nakipag-usap si Mayor Vico Soto sa mga taga rito. Hmm.
Pero may application kaya? Wala po. Meron pa rin na isang nga nakikipag-usap kay Mayor Bicusoto. Okay, mga kaibigan, pakishare itong nga live video natin. At mapanood na rin ang mga iba pang mga kaibigan natin. Nandito tayo ngayon sa Sisyo Kumunoy, Barangay San Miguel. Ito at talagang itong lugar ay inaayos. So, yan. Ito, sigurado ang marami ang magpapapicture kay Mayor Bicusoto dito. Sa mga kaibigan, nakita ko na si Kong Romano dito na dumating na rin. Ay, galing na pa pala dito, sorry. So, ito si Kong Romano. Nakita na ito. Ito si Kong Roman Romulo na talagang napakasipag. Palaging maaga dito sa offline kayo sa natak. Kinakausap niya nga yung mga tao. Kagaya niya. Ayan na siya. Kinuha ni Congressman na Roman Romulo yun ang number nitong kausap niya. Mga sigurado meron tong ano. So, pakishare itong live video natin mamaya, pakinggan natin at sigurado magsasalita itong si Mayor Bicusoto dito at si Congressman na Roman Romulo. So, andito tayo ngayon sa kabaan itong Sitio Kumunoy, Barangay San Miguel. Ayan, natatila uulan na ito. Ayan, no? Hindi na maglala. Dito tayo sa banda rito, no? Ayan. Pakinggan natin ang sasabihin ni Mayor Bicusoto at ni Congressman na Roman Romulo. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Mabilis na po akong babati sa inyo kasi baka biglang bumuhos po ang ulan at mabasa po ang ating mga nanay at lola. So, magandang umaga. Maraming salamat po sa mainit na pagtanggap po sa amin ni Kong Roman. At hindi lang sa amin ni Kong Roman, kundi pati sa buong team ng ating Oplangka isan. Palakpakan niyo naman mga staff natin. Ito pong Oplangka isan ang ginagawa po natin dito. Yung mga engineering works na kayang gawin ng mabilisan. Pinagsasabay-sabay na po natin. So nakita po natin, di ba, may inaaspaltohan po tayo rito, yung mga lubak-lubak natin. Tapos kasama rin natin yung mga ibang telco para sa, nandito na ba ako parating pa rin? Then para yung mga ibang dead wire, matanggal na natin. Lahat naman ginagawa para sa kaligtasan at kaayusan po, ano, ma-i-bundle po yung mga pwedeng i-bundle. Hindi naman natin talaga totally na ano, kasi siyempre yung mga iba, mga wire na ginagamit niyo po yan. Pero yung declogging ng ating ano, ng ating drainage, lalo na ngayon, hindi natin maintindihan, ano, gitna ng Marso, pero tag-ulan na palang Marso ngayon, ano? Parang dati, mga Mayo pa umuulan, ngayon Marso, umuulan na. Hindi talaga natin malaman, ano, yung panahon, talagang paiba-iba na. Pero ayun po, napatapos yung mga iba pang mga works na maliliit, yung ginawa po yung inayos po yung sa maliit na garden po dyan, at marami pa pong iba, ano. Alam mo, sa gitna ng pandemyang ito, talagang daming pagsubok.
bilang kahit po bilang mga individual, dami nating pinagdaanan ng pagsubok dahil sa pandemya. Na 9 months nga lang po ako naging mayor sa mga ordinaryong panahon. March 2020, biglang nagkaroon ng isang pandaigdigang krisis. Ito po yung COVID. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, hindi tayo nagpatinag at tuloy-tuloy po tayong nagtrabaho, tuloy-tuloy po tayong nagsumikap, lalo na para sa mga pagbabagong hinahangad natin para sa ating lupa. Hindi ko na po pwedeng isa-isahin, ano, lahat ng mga, ano, ako medyo lumalakas na ang ulan. Okay lang po ba? Okay. Yung mga bata dyan, pwede sumilong po kayo pa. Ikaw, dito ka. Yan. Dalawa congressman natin ngayon. Oh, tumayo ka na lang, tumayo ka na lang. Okay ka lang, Brad? Okay, ayos. Baka dumulas. So, ayan po, no, sa gitna ng pandemya, marami pa nga tayong bagong nagawa. Ano, basta pwede gawin, basta kaya gawin, ginawa po natin yung COVID response natin. Pero ang totoo po niyan, hindi lang naman COVID response ang ginawa natin. May mga programa man na naantala dahil sa pandemya, ay muli po hindi tayo tumigil. May mga pagsubok, gaya na lang po. Isa na lang po babanggitin ko para hindi na po masyadong mahaba. Yung sa senior citizens po natin. Wala pa po akong sinasabi, ate. Una yung malaba. Inakin po natin, di ba? Ano yung sitwasyon, ano yung naging pagsubok, at kung nasaan na po tayo ngayon. Yung sa senior citizen po natin, kung matatandaan natin, at alam ko medyo matagal na, pero December 2019, pinalitan natin ng konting sistema. Actually, bumilis. Mas mabilis yung distribution ng senior cash gift natin nung December 2019 kung ikukumpara sa 2018. Pero, ito po, sa kasamaang palad, ay nung December 31, 2019, yung IT system, yung kung saan po yung database ng mga senior citizen, meron pong nagbura. Yung dating IT, nung previous admin, binura po yung listahan ng senior citizen natin. Dekada po binuo yung listahan ng senior citizen sa Pasig. Sa isang ganun po, nabura yung listahan. So ano po nangyari? Kinailangan natin mag-revalidate at magpare-register ng mga senior citizen natin para sa susunod na cash gift for December 2020. Ang problema lang po, March 2020, naabutan tayo ng pandemya. Kaya po, kung matatandaan natin, noong December 2020, gitna pa rin po ng pandemya, aminin ko po sa inyo, medyo nahirapan po tayo sa distribution ng cash gift para sa senior citizens natin. Totoo po yan. Ako po, bilang alkalde, i-report ko sa inyo ang maganda nating nagawa, pero i-report ko din sa inyo kung saan tayo nahirapan. Transparent lang po tayo sa taong bayan. So ano pong ginawa natin, pinagpatuloy po natin, pero masaya naman po kung i-report sa inyo na sa loob ng less than 2 years, yung database po, yung listahan ng mga senior citizen natin na dati dekada po binuoyan, in less than 2 years, nabuo na rin po natin ulit. So 99.9% sa mga senior natin, nandun na po ulit sa listahan natin. Kaya yung susunod, yung December 2021, kahit pa paano, mas naging maayos na po compared sa December 2020. Pero, hindi po tayo nagtatapos dyan. Meron naman pong magandang balita. Kung medyo nahirapan tayo, may pagsubok, nalagpasan na natin yung pagsubok, ngayon na po, nandito na tayo sa susunod na kabanata. Ito po, yung sasabihin ko, hindi po siya pangako. Ito po ay nakalaan na po yung pondo para sa programang ito. May bago tayong programa. Ito po yung ating local senior pension. Ito pong local senior pension, sa ilalim po ng local senior pension, maaaring yung iba, narinig nyo na rin po ito, ano? 65 years old pataas, meron po ba dito 65? Ah, 65 na po kanya. Mukhang 64 lang po. Biro lang po, mukhang mga 50 lang po kayo, mukhang po kayong bata. 65 years old pataas, walang trabaho, at wala pang pension, mula sa lokal na pamahalaan, starting July 2022, bibigyan na po ng lokal na pamahalaan ng 500 pesos per month. Yes! Local senior pension po natin yan. So, nakikita po natin, ano, nagkaroon tayo ng pagsubok, may nagbura ng listahan, nagkaroon pa ng pandemya,
hirapan tayo magpalabas ng senior noon kasi talagang isipin mo, kailangan natin mag-revalidate pero hindi natin magpalabas yung mga senior citizen dahil sa lockdown o dahil sa ECQ. Pero sa gitna ng lahat ng pagsubok, hindi tayo nagpatinag, dire-diretso po tayo. At ngayon, mas maganda pa yung programa na meron tayo. Meron na tayong local senior pension na. Sa susunod na mga panahon, pwede pa natin po i-expand yan. Pero may kita po natin, ano, muli po, saan tayo nang galing, mga pagsubok na pinagdaanan natin. At ngayon po, nandito na po tayo. Sa hinaharap, ang dami po nating matitipid pa na pondo. Una, dahil nilalabanan natin ang korupsyon. Pero pangalawa, dahil po maraming malilibre na resources na nakatali po ngayon sa COVID response natin. Pagtapos na yung COVID, paitingin pa natin yung mga pagbabagong pinakikilala natin sa city. Yan, dinilinis natin ang ating pamahalaan. Nakakatipid tayo. Yung natitipid natin na pondo, ibabalik natin sa taong bayan sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo at proyekto. Yung pagbabago po na pinakikilala natin sa ating lungsod, may naramdaman na po tayo na bunga, pero ang totoo po niyan, umpisa pa lang po yun. Sa susunod ng mga buwan, sa susunod ng mga taon, mas mararamdaman pa natin yung mga bunga ng pagbabagong pinapakilala natin, pinaghihirapan nating pakilala sa ating lungsod Pasig. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon naman po, bigyan din natin ang pagkakataon na bumati sa atin ng ating Congressman Roman Romulo. Maganda umaga po sa atin lahat. Hindi ko rin po habaan dahil baka umulan pa. Pero sa isang banda, maganda rin po na natetest po yung paglinis ng mga drainage po dito para makita kung epektibo o hindi, kung barado lamang o hindi. Pero Mayor Vigo, alam mo, naglalakad po ako dito kanina papasok. Pagda ko po sa iba-ibang mga bahay, may mga nakita po ako nanay na pagdaan mo, talaga hindi rin sila makalabas ng kanilang mga bahay. Kasi ngayon, tinutulungan, ginagabayan po, tinutulungan nila yung mga anak nila na nagmo-modules na yun. Nagmo-modules sa naka-online. Kaya yung mga nadaan akong iba naman, talaga sa totoo lang, natutuwa sila doon sa tablets na binigay ng city. Dahil talaga nakatulong po, naka-online yung iba. Nakita ko ngayon, dami o. Sabi ko nga doon sa isang nanay, kamusta yung grade ng anak niya? Ang sabi niya, siya, pasado na roots. Pero, talagang ano, maganda yung mga... Siguro madagdagan ko lang po yung sa edukasyon, ano? Kasi alam naman natin yung ginawa nila na lahat ng estudyante binigyan ng tablet, yung mga teachers sa science high school binigyan ng laptop yun. Pero lagi pinatala, alam niyo kung nung huling halalan, talagang ano eh. Inuulit ko po talaga ito lagi kasi hindi ko makakalimutan to eh. Nung naglalakad po kami talaga, minsan yung iba, may duda po sa, sabi, Vico Roman, pag kayo na nanungkulan, baka mawala lahat ng scholarship. Kasi 12,000 po ang scholars nun. Pero alam niyo naman po, hindi ko alam kung nabanggit. Ngayon po, gitna ng pandemya, may ibang gastusin po sa COVID. Hindi na po 12,000 ang scholars sa lungsod ng Pasig. 20,000 na po ang scholars sa lungsod ng Pasig. Pangalawa po, dati po scholarship sa pinamimigay po ng city talaga. Pero ngayon po, di ba meron tayong pamantasan lungsod ng Pasig. Alam po natin ang pangarap ng bawat kabataang Pilipino. Totoo naman po ito eh. Matatalino naman, mabubuti talaga ang Pilipino Pasigenyo. Kahit sa kami pumunta, sinasabi, gusto naman talaga nila. Minsan nahihiya lang po, ano? Pero yung lahat naman gusto makatulong sa pamilya, alam nila, kailangan nila magkolehiyo. Pero sinasabi po nung marami sa amin, masyado mahal magkolehiyo. Nung binanggit nga sa amin minsan eh, Vico, meron kayong ano dito, PLP. Nagtayo kayo ng pamantasan ng lungsod ng Pasig. Eh di ba, ang ginamit dyan, pondo ng tao, pondo ng Pasig. Eh bakit hindi pa rin sa amin libre yan? Gusto ko malaman po ng lahat para yung mga anak po ninyo, ako ninyo, talagang something to look forward to po. Ngayon po, kalagitnaan ng pandemya, libre na po ang tuition fee sa PLP. Wala na pong binabayaran po sa PLP. Pangalawa po, minsan kasi tuition fee, hindi naman ganun kabigat sa ibang pamilya. Ang mabigat po, yung pang-araw-araw na pangangailangan. Ngayon po, kalagitnaan ng pandemya, ang daming panggastusin. Binigyan po ng city, 500 pesos allowance ang bawat estudyante ng PLP para masigurado po matulungan sila makagraduate. So nakikita po natin kung nasan tayo noon. Noon nga po, hindi naman tayo pwede magkita ng ganito eh. Sa totoo lang, noon, hindi naman talaga nagkakaganito. Pero ngayon, iba na po talaga.
Pangalawa po, nakita po natin yung pera po ng taong bayan. Kahit papano, kahit kalagitnaan ng pandemya, nararamdaman na rin po. Kailangan lang po talaga, malampasan na natin to para yung iba pang pondo na ginagamit sa COVID-19, magamit na talaga sa taong bayan. Ito babanggitin ko na rin. Kasi, ito naman po totoo. Itong taon na ito, bubuksan na rin po ng city natin. Yung kauna-unahang mega dialysis center dito sa lungsod ng Pasig. Pag nabuksan po yun, ang dami talagang malaki po ang gagawin nila. Ongoing na po yun para masigurado po natin yung pangangailangan po ng mga Pasigenyo. Hindi na nila gastusin sa mga kaya naman ng siyudad. Kaya po, ito na panghuli ko na po yung babanggitin sa inyo. Alam ko po, pag may ginagawa maganda minsan, hindi naman lahat. Aminin natin ito, meron talaga hindi naman masaya. Dahil iba naman ang gusto nila. Pero kayo po, alam niyo naman kung ano naman talaga ang tamang direksyon, ano ang tamang dapat gawin. Sana po, kasama namin kayo sa pagdepensa po, pagtulong po, pagsabi sa tao, eto na, nasa tama na tayo, huwag na tayong lubiko, huwag na tayong kumanan, dire-diretso na po tayo, sayang po eh. Baka mawala pa po. Dati po talagang totoo lang, hindi tayo makapagpulong ng ganito eh. Dati po, pamaskong handog. Yung HUO officer ba dito? Dati po, yung HUO officers, kawawa. Alam niyo, sa totoo naman, huling halalan, minsan nakakausap namin yung HUO officers, kawawa po talaga sila eh. Kasi pagpasko, dati po ah, lahat ng miyembro lalapit sa kanila. Press! Vice! Sekretary, ano nangyari sa pamaskong handog namin? Eh baka mamaya, di ba kung ano-ano sila sabi? Pero ang totoo po, yung hirap na dinadaanan dati, pipila po ng City Hall. Ililista kayo ng Christmas party. Ililista, ilan ang darating sa Christmas party? Eh ngayon, ang nakita po natin, pwede naman pala, bawat pamilya Pasigenyo, hatiran ng pamastong handog. At sana po, sa pagbabago po, again po, laging inuulit-ulit naman yung Mayor Vigo to eh. Hindi naman ito para sa isang tao, sa ilang tao. Ito po talaga para sa tunay na pagbabago. Magsama-sama po tayo doon, magtulungan tayo. Magandang umaga po at maraming kaya, pwede ko kami magpa-picture or... Ngayon, mga kaibigan, napakinggan nga natin ang mga sinabi ni Mayor Vico Soto at ni Congressman Romulo. Dito, makikita na nga natin na nagpapapisyon na lang itong mga tao sa kanya. Salamat po. Mga kaibigan, hanggang sa mga oras na ito ay umaambun ang bunta. Kanina habang nagsasalita si Mayor Vico Soto ay lumakas nga ang ulan. Nakikita natin na tuloy-tuloy itong nga programa na ginawa nito, itong nga offline kaayusan niya, ay tuloy-tuloy ang paglilinis ng kapaligiran. So, ang dami pa rin ng mga nakaabang dito kay Mayor Vico Soto na nag-aantay na at makapagpa-teacher bago umalis nga si Mayor Vico Soto. So mga kaibigan, hanggang dito na lang muna itong live video natin. At inuulit ko, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng video dito sa Pasig News Update. At sa lahat ng mga nag-share ng video natin. Okay, maraming salamat at yun. Magka-turn off na tayo ng live video natin.